Welcome back guys sa ating channel Stock Play. At ngayon pag-uusapan natin ang Now. Bago natin pag-usapan yon, please subscribe to our channel and paki-press na din ang bell button para palagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload natin about sa stock market. So let's start it! So una natin pag-uusapan is yung fundamental ni Now. And as of September 30, 2019, so we will look for the balance sheet of Now. So for current ratio, so we have current assets versus or over current liabilities. For Now, ang current assets ni Now is 630 million pesos versus yung current liabilities niya is around 318 million pesos. So pasok na pasok guys for current ratio, which is greater than 1, ano? So maganda pa siya sa pinapakita niya sa kanyang short-term performance ng company. Especially yung kanyang total assets. So Now has 1.9 billion pesos compared sa kanyang total liabilities for long-term, which is 579 million pesos. So swak na swak guys for fundamental. So from book value per share, so we have, so period ended 0.92 and for the fiscal year ended 0.74. so for Now, si period ended muna yung gagamitin natin, ano, 0.92. so saan ba siya patungo, si 0.92? okay guys, so as of now, we will be using the weekly chart for today's analysis, no? So let's see. So syempre, titingnan muna natin yung kanyang price history from the day it started, ano, sa kanyang trading, ano, sa market, sa kanyang pag-open sa market. So as we see sa ating chart, for Now nasa support siya. Now is at the major support. Ayan guys, diba? So from 2016 and up to now 2020, so syempre 4 years, ano, medyo ayaw niyang bumagsak dun sa part na yun. Pero guys, possible ba? Yes, possible. So bakit nasabi kong possible na pwede siyang hindi mag-hold dun sa kanyang long-term support, no? Because of its book value, no? So dun tayo titingin from the book value kung saan siya pwedeng magpunta. And as of now, si Now ay puro Now. Hindi, joke lang. Ayan pala. So ayan, pwedeng-pwede siya magpunta rito sa part na to. Ito kasi guys yung next support natin for Now, ano? And kung hindi mag-hold sa support na to, so it means napaka-risky kung tayo ay papasok. Diba? So from 2 pesos, maybe kung hindi mag-hold, ayan, pupunta siya sa 0.9, no? Peso. So ibig sabihin, malulugi tayo ng almost ilan, 50%. 'Di ba? Kaya nga palagi natin sinasabi dito sa ating channel, we want to minimize the risk and we want to maximize the profit, especially kung ang isang stock na bibili natin ay trending. And ngayon, si Now ay kasama sa trending na stock sa Investagram. So kayo na ang mag-decide kung ano yung paniniwalaan nyo, no? Pero ako guys, ang ma-advise ko sa inyo is know first the book value. So syempre, titignan muna natin yung kanyang fundamental ng isang stock bago tayo tumingin sa technical analysis o yung sa galawan ng kanyang
market, especially sa kanyang price action, ano, sa chart. So kung ngayon tayo bibili, maybe hindi pa siguro maganda, no? So maybe bababa pa to, or hindi na, no? Kasi nasa support na nga siya. Pero dahil nasa downtrend channel pa siya, ayan guys, downtrend channel, dapat mabreak niya muna yung kanyang upper diagonal resistance. So yung part na to, no? Kasi kung isusum natin, so nag-rally siya dun, ano? Sa part ng upper diagonal resistance, yun nga lang is ayun, binuhusan siya. So dun siya nag-close sa may baba, no? So ibig sabihin, gustong itulak papataas yung presyo ng mga buyers, pero yung mga sellers is nanaig. Okay, kaya ngayon guys, medyo risky pa to, no? Okay, now for weekly chart. So pasensya na guys, maraming bata dito sa amin. So ngayon pupunta tayo for daily chart. For daily chart, di mo na pala guys, ano? For daily chart. So tingnan muna natin to. Okay. Nakalimutan natin yung ating mga indicators for weekly chart, ano? As of now, kay RSI, ayan, downtrend pa siya, no? Unless na lang na pa-break tong diagonal resistance. And for stock RSI, so nag-flip na siya, no? So maybe paghintay muna tayo for confirmation sa ibang technical indicators. So pasensya na guys, medyo maingay, no? So marami kasing bata dito, eh. No choice, pero ganun talaga kung, kasi gusto ko mag-share sa inyo, kaya ayun. Kailangan nating mag-video kahit maingay. For MACD, so bearish pa rin siya, no? Kasi kaka dead cross pa lang niya. So pabagsak pa to guys. So unless na lang na makakita tayo ng medyo ano, no? Convergence na ano dito, na part. So as of now, hindi pa siya nagdidikit. So papalayo pa siya guys. So maybe mag-abang-abang muna tayo for now. Then for daily chart, okay guys, subscribe kayo sa ating channel, ha? Para hindi kayo palagi na FOMO. Ayan. So yun nga guys. So maybe pag-wait muna tayo sa 2 pesos. And as of now, medyo nadipad na tayo sa support, no? So kaya syempre, aabatan natin yung support. Ayan. Then, sinaw is, ayan, bagsak. So bagsak, tapos talbog, bounce, bagsak, diba guys, ganda, no? Talbog, bounce ulit, tapos bagsak. So maybe possible kung mag-hold dito sa support is ayan, no? So kung titignan natin magiging profit natin, nasa 100%. O, diba guys? Nax, no? Walang halong FOMO yan, guys. Yung kasi nakikita natin based dun sa chart. Sa galawan niya since nung 2018 hanggang ngayon. No? So, meron siyang certain upper and lower limit, no? So, sa upper limit, we have 4.22 pesos.
And for the lower limit, yung sa may support niya is nasa 2 pesos. Guys, subscribe na kayo. Please, please, please. Ayan. For RSI, so, nag-flip siya sa pababa. Maybe magkakaroon tayo na short term consolidation dito, no? Kaya palagi ko sinasabi, buy on support. So, wala pa tayo sa kanyang support, no? Kaya abang-abang muna tayo, guys. Though, si MACD, ayan, no, nakakita tayo ng bullish divergence. So, papataas siya, si MACD, while the price action is pababa. Yun nga lang, guys, nag-rally na siya, no? So, kung nakasabay tayo dun sa bullish divergence na yon ay nagka-profit tayo ng 17%. Yun nga lang, risky yan, ha? Kasi baka bilang buhusan ng mga jockeys yan. So, yun guys, dapat be patient. Meron tayong patience sa pag-trade, no? Dahil masyadong risky at ang gusto natin is magka-profit ng malaki. Though hindi naman tayo nagmamadali, gusto lang natin na ma-maximize yung profit, ano? Hindi tayo against, guys, sa pag-trade, no? Dahil pwede naman tayo mag-trade sa ibang paraan. For example, trend trader, okay, di ba? Mas maganda yun. Or position trading. Okay, pwede rin, swing trading. Pero guys, yung intraday is masyadong risky para sa akin, ano? So, depende na siguro sa risk appetite mo kung saang time frame ka mag-trade. So, for me, wag guys. So, yun lang siguro guys. Happy watching. See you sa next video. Bye-bye.